Nais ng Provincial Inter-Agency Task Force at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na palawigin ang 7-day mandatory facility-based quarantine para sa mga inbound traveler patungong Palawan. Napagkasunduan umano sa isinagawang pagpupulong ng Provincial IATF at PDRRMO na i-extend pa mula July 16 hanggang August 13, 2021 ang ipinatutupad na quarantine. Naging epektibo raw kasi ang pagpapatupad ng mandatory quarantine nitong mga nakaraang buwan para makontrol ang local transmission ng COVID-19 sa probinsya. Dahil umano sa ganitong sistema, kaya wala nang naitatala na palibagong kaso ng COVID-19 mula sa labas ng lalawigan. Nilinaw naman ng Provincial IATF na hindi kabilang sa mga kinakailangang sumailalim sa mandatory quarantine ang mga repatriated OFW na nakatapos na ng 2 linggong quarantine sa Maynila o ibang probinsya sa bansa. Kasama rin sa mga hindi kailangang sumailalim sa quarantine ang mga authorized persons outside residence o APOR, mga kasama sa vaccination team at mga turistang kabilang sa travel bubble ng Department of Tourism. Nakasaad din sa panukalan na ang mga inbound travelers ang sasagot ng kanilang gastusin sa quarantine facility na kanilang tutuluyan. Positibo naman ang naging reaksyon ng ilang residente ng lalawigan tungkol dito, para rin umano ito sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Palawan. Mas nakaganda pa rin na magkaroon ng 7 days na quarantine para sa amin. Kasi hindi natin alam kung anong dala nila na meron dito. Mas maganda yung nakauna na safe tayo kahit papaano. Mas mabuti yun na patuloy ang quarantine, parang sigurado tayo na safety ba? Hindi tayo maka-ano ng ibang tao. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Provincial IATF na maaprubahan ng tanggapan ng Regional IATF ang kanilang hiling na palawigin ang mandatory quarantine. Monica Parales, Alpha News, Philippines.